Yun. Maraming salamat sa inyo mga repa. Tutuloy ko naman pala ngayon yung ating video, at as I promise, ipapakita ko sa inyo paano yung method kung paano sukatin yung squish clearance. Merong mga iba't ibang diskarte, technique, option, choices kayong pwedeng gamitin paano kunin yung squish clearance ng head tsaka ng piston. For me, makikita nyo to sa akin is soldering lead. Iba't ibang sukat tong soldering lead ko. Meron to 2mm, medyo makapal kasi kaya hindi ito gagamitin ko eh. Ito sa akin, soldering lead. So, kung mapapaisip ko yung para saan ba to, may papakita ko sa inyo to mamaya. Ito yung iipitin natin dito sa head, between head and piston. Kapag nag-top dead center siya, iipitin niya to, makukuha natin yung sukat ng squish clearance natin. So, simulan natin mga boss. So, ang kailangan lang natin is, kung wala naman kayong soldering lead, pwede kayong gumamit ng clay, manipis na copper wire na nagsiguro mga 1mm din. Ang gamitin nyo mga 1mm para lagi kayong pasok sa kapal. Kasi malimit eh. Ito kagaya nito, manipis oh. 0.7 lang itong nakuha ko. Tapos yung pinadala naman sa akin isa is 2mm. Yung ina-order ko. So, sa Shopee, sa Lazada, pwede kayong maka-order ng ganito. Hindi nyo na kailangan lumabas for safety reason. And again, proper tools. Like, ito, kung gagamit ako ng digital caliper. Tsaka, ito, vernier caliper. Gagamit tayo. Bago ko ito isarado, yung head. Para, ang importante kasi, makita natin yung squish clearance muna bago natin isabak, patakbuhin. Kasi baka mamaya, yun yung main reason natin dito bakit natin kinukuha. Para ma-set natin yung tamang proper squish clearance. Hindi siya umumpog sa head yung piston natin. Yun yung two main purpose natin bakit natin kinukuha yun. At the same time, yung head na to, 1mm naman yung lalim niya, yung pinaka lubog to bago mag, ito yung squish band, ito yung pinaka chamber ng head, yung pinaka dome. So yan, so start natin, try natin sukatin. Kailangan lang natin yan ganyan. Lagay lang natin siya, place lang natin siya sa piston. Sa top ng piston, yan. Dumun natin ng konti. Importante kasi makuha natin yung outer squish clearance ng piston sa head. Walang tayong tape. Para ma-secure lang natin to sa pwesto niya. So again yan, ang kailangan lang natin to check the proper squish clearance or yung squish clearance na meron tayo ngayon is soldering lead or anything na pwede nating magamit para ma-squish siya nang hindi tayo nakaka-damage ng ibang part sa loob or magagasgas. Ganun lang. Tapos, pwede natin gumamit ng soldering lead. Ito, kagaya na meron ako. Starting from 1mm, 0.8, 1mm, 1.2, 1.5, 1.8, 2mm. Or molding clay,
chewing gum. Pa ba? Basta anything na you think na pwede siyang gamitin na para mas squish lang siya. Kagaya nito. Tapos, ito. Lagay natin yung head. Sikipan natin. Hindi natin kailangan ng sobrang sikip dito or yung talagang sobrang sikip. Kailangan lang natin may squish yung head, yung ano natin, yung soldering led para nakita natin yung clearance. Tapos try nating paikutin yung itap dead center. Para makuha natin yan, pwede na yan. Tapos ngayon, baklasin natin ulit. Madali lang to mga boss. Yan. Itignan natin kung nice squish siya. Kung naipit. Ayan, naipit siya, naipit. Ang pinaka main purpose natin ito, ayan. Focus natin sa dip lang yan, yan. Ayan, itong part na ito, dalawang gilid. Kung mapapansin nyo, ito kanina, hindi siya, bilog pa siya. So, right now, na-squish siya, meron na tayong reference para makita natin kung ano yung squish clearance na meron tayo ngayon. Ayan, sorry. So, ang squish clearance ko ngayon ay 0.5. Nasa minimum pa rin naman ako. Pwede ako maglagdag ng pwede ko pa rin ipamachine yan. Ayan, oh. Actually, 0.5 na to eh. Ayan. So, sa 0.5, nasa safe tayo. Safe na squish clearance. Pwede ko na itong isarado without adding any head gasket. Just to make sure, pwede rin natin sukatin dito sa ating, ano, sa ating yan, linear caliper. Yan, 0.5. So, there you have it, mga repa. Ganun lang siya kadali na masukat para makita natin yung minimum and maximum squish clearance natin kung pwede natin ibaba. Kapag ka binaba pa kasi natin ito ng 0.3, 0.4, o kaya 0.2, ang tendency kasi niyan pag nag-expand na yung piston sa cylinder block, aabutin niya yung cylinder head natin. So, malaking chance na magkaroon tayo ng blow by engine. So, yan. Ganyan lang po siya kadali. As I promise, pinakita ko po sa inyo kung paano i-check at kunin ang squish clearance natin. So, for me, hindi ako ganun karaming ginawa. Ang pinakaginawa ko lang, pinamachine ko to, shade, yung cylinder block ko. Then, sakto naman itong head. 1mm naman na rin to. Ayan. Yan. 1mm na rin naman to yung head ko. Tapos ito, medyo nakaangat ng 0.5. So, successful naman yung ginawa ko. Malalaman din natin to kung talagang totally successful kapag tumakbo. Tapos,
Susunod na video na nito is update ko rin kayo sa transmission naman. Nasalpa ko na ito mamaya eh. Yung head. Yan to. Papalitan ko to ng yan, saan ba kayo? Ayan, papalitan ko to ng mga bearing. Papakita ko sa inyo yung mga best way paano tanggalin to. Yan, wala na to. Wala na siyang silbi. Paano tanggalin tong mga nanditong bearings tsaka yung nasa gear cover kung paano siya tanggalin. Papakita ko sa inyo para meron din kayong idea at additional knowledge pa rin naman. Yun naman yung main purpose natin dito is to share knowledge at to promote yung sa DIY na hindi kayo magkakamali at nakakamura kayo sa inyong mga expenses. Ako, nag-experiment lang din ako before. Tapos, nagbasa-basa. Nagtanong-tanong sa mga master natin, sa mga idol natin, sa mga two-stroke tuner dito sa Philippines. More on two-stroke tayo na Dio and Yamaha. So, based sa experience din natin, sa mga pagkakamali, kung ano yung mga na-avoid natin ngayon na dapat hindi na natin ginagawa. The same time, wag nyo pong mabadaliin yung pag-build nyo ng engine. Much better na magkaroon lang po kayo ng spare engine before kayo magkaroon na mag-project ng kargadong engine. Like, this one is touring set lang to. Pero same, sabi ko sa inyo, same lang yung, ano, yung purpose ng mga ginagawa ko rito. Mapa-touring, mapa-race. Nagbabaris na lang siya sa tono ng panggilin natin pagkatapos nating mabuo. Kung gusto ko ng pang-race, isa-set ko yung gearing ng pang-race. Kakabit ako ng racing magneto. Lighten na lighter flyball, magandang engagement na clutch. Pag touring, mild specs lang ng springs, hindi ganun katigasan, hindi rin ganun kabigat yung bola. Yung gear, hindi ganun ka high speed. Hindi pala ganun ka low speed or ka high speed. Basta depende kung ganun trip mo nga. Kung racing, more on arangkada, gitna, dulo, mabilis na niya kunin. Touring, hindi siya ganun kahirap. Pero sa loob ng engine natin, same lang po ng proseso ang ginagawa ko. At pag nalaman, naintindihan nyo rin po ito pag pinanood nyo yung buong series itong pagbubuo ko ng engine, magigets nyo na from factory or from someone na binilihan nyo nito, sa factory pa rin siya talaga kasi galing. Hindi talaga to lahat na perfect yung mga port windows, yung piston, pagkakinas, yung iba forge, yung iba casted lang. Depende, iba-iba eh. So, yun. Ito pala, hindi ko na rin naipakita na naikabit ko na rin tong CP manifold na to. Meron ding iba't ibang klase ng manifold, kagaya nito. Pang-open na manifold. Ito, pang-touring. Meron din tayong short drop. So, yun. Next naman na, ikakabit ko na tong carburetor na to. So, yun. Maraming salamat mga Boss Reba. Again, Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para lagi kayong updated dito sa ating videos. Soon, gawa na rin tayo ng motovlog para at least tungkol naman ang gamit natin, more on two-stroke pa rin. Then, pakipollow na rin and like yung ating page sa Facebook, yung Scooter Boy. Maraming salamat sa inyo and ingat palagi at happy tuning. Don't be shy na magtanong. Kapag ka meron kayong katanungan, kapag ka meron akong kayang isagot, sinasagot ko sa inyo. So, yun. Maraming salamat.